sana po ay ma-address po namin yung mga tanong po ninyo. Nandito po kami para sagutin po lahat ng inyong mga tanong. Maganda muna daw mga tanong. Yes, sir. I'll go direct on the point. I don't have any other remarks. Welcome natin si Chairman. I'll give you an update as to what happened yesterday morning, yesterday evening, up to early morning today. The House Committee on Good Government and Public Accountability, chaired by the Honorable Joel Archua, has resolved to transfer Attorney Zuleika Lopez, Undersecretary and Chief of Staff of the Office of the Vice President, to the Women's Correctional Facility in Mandaluyong City. However, the execution of this lawful order was directly obstructed by the by Vice President Sara Duterte, who took the extraordinary step of introducing herself as Attorney Lopez's legal counsel and physically intervening to prevent the service of the transfer order. This act of interference demonstrate a blatant disregard for institutional authority and due process, setting a dangerous precedent for abuse of power. The Vice President's intervention came during a visit to the House Detention Facility, which had been initially permitted under specific guidelines. Instead of adhering to those parameters, the VP escalated the situation by overstaying her visit and ignoring repeated directives from the Sergeant-at-Arms to leave the premises. She then locked herself inside the office of Davao City Representative Paolo Duterte, prompting a lockdown of the entire House premises. The specific actions taken by the Vice President to block the order include, first, assuming the role of legal counsel for Attorney Lopez to impede the committee's directive. Second, physically preventing House security personnel from executing the transfer order. Third, disrupting House operations and disregarding established rules governing visits to detainees. And last, compromising security protocols by bringing an excessive and unauthorized armed presence into the complex. The Vice President's action caused significant disruptions, including excessive resource strain, reallocation of security personnel, and compromised safety within the House premises. These alarming acts of defiance by the Vice President severely undermined the authority of the House and disrupted its operations. The committee's decision to transfer Tony Lopez stems from the Vice President's repeated and deliberate breaches of security guidelines, including flouting rules on visitor conduct and overstaying within the House Detention Facility, ignoring orders to vacate and the premises and defying House security personnel, and creating a hostile environment by compromising the safety and functionality of the House complex. The Vice President's blatant interference in the lawful order of the committee and her abuse of privilege represent an unprecedented attack on institutional processes. The committee, therefore, stands firm in its resolution to enforce the transfer of Attorney Lopez to the Women's Correctional Facility and calls for swift measures to restore respect for institutional authority and the rule of law. The committee stresses that the Vice President's actions undermine not just the integrity of the House of Representatives, but also the very principles of accountability and good governance. Thank you. Nakapag-decision na ito na mag-meet ng committee November 22 up to the point na sinurvey for binasa yung ating transfer order kay Order Lopez. Kagabi po, kahapon po kasi nagkaroon po kami ng concern yung mga miyembro po ng ating committee. Nag-request po ng Zoom special meeting sa ating committee dahil nga po sa na-alarm po yung mga miyembro po ng committee dahil nga po sa mga request ng ating Vice President. Nakatanggap po kasi kami ng dalawang sulat. Yung isang sulat po ay galing po sa kay Congressman Pulong Duterte, kung saan ini-inform po niya ang committee na ang Vice President daw ay pinapayagan niya na mag-stay sa kanyang opisina. At yung pangalawang sulat naman po ay nakatanggap po kami ng sulat galing po sa ating Vice President na payagan siya
na mag-jogging sa vicinity ng House of Representatives. So ito bang dalawang sulat ay ating pong isinumite sa ating mga miyembro through Viber. Pinag-usapan po namin at amin pong doon po sa aming pag-uusap, sabi po ng mga miyembro natin ay hindi, wala naman po ito sa aming kamay dahil hindi naman po ito ay wala na po ito sa jurisdiction ng aming committee. Kaya napag-desisyonan po na ito po ay i-refer sa Sergeant at Arms. At yung nga pong nangyari, ito po yung ni-refer namin, yung sulat sa Sergeant at Arms. Pero yung mga miyembro po ay after a while, nakatanggap na naman po tayo ng tawag sa mga miyembro at concern. Dahil nga po, meron doon mga nagpo-post ng mga sa Facebook tungkol po dito sa mga sulat. So medyo na-alarma po yung mga miyembro, kaya nag-request po ng Zoom meeting. At kami nga po ay nagkaroon ng special session kagabi through Zoom, via Zoom po. At doon po sa aming pag-uusap, ang isa nga po sa mga napag-usapan ay yung security risk. Hindi lamang po ng ating House of Representatives, pati na rin po ng ating Vice President. Kaya nga po napag-desisyonan po ng mga miyembro ay ito po ay transfer doon sa pasilidad na mas may kapasidad at may kakayahan na ma-secure. Nang sa ganun po ay maging maayos dahil alam naman po natin na pag nandiyan po yung Vice President, yung mga security po natin ay mababawasan. Ito po ay tututok sa ating Vice President at mawawalan po ng security yung mga ilang outposts po dito. Kaya yun po yung napag-desisyonan, pan motion po, unanimously po, ito ay pinagputuhan. So kaya po yun ang naging desisyon po ng committee at naglabas po kami ng order. Saan oras po yung kung hindi po ako nagkakamali, pasado, alis siya, 11. Alis po siya, pa 11? Hindi, yung order. I think, past 7 or 8, parang gano'n. Hindi ko na masyadong na-monitor. Because I was, umiikot po kasi ako noon sa aking district. So, nung nagkaroon po kami ng, I think 7:30, between 7:30 to 8:30, around those time. Sir, after po mag-desisyon na ng committee na transfer si Attorney Lopez, anong oras po yung punang pesos na binasa po kay Attorney Lopez yung transfer laws? Ay, sila. Kumatanda ako po mga ano, mga bago mag ating gabi. Siguro po mga 11:45 or thereabouts. Yun yung first na binasa ko ng ano, ating mga kababaihan na NSB, yung kay Attorney Lopez na kailangan nung implement ng Registered Security Bureau yun nung order na transfer coming from the committee. Sir, can you narrate to us? Kasi according to Attorney Lopez, a while ago, 9 men barged into her room and took her phone. And then bago binasa yung transfer order, dun po sa inyong sinasabi, women po ang pumasok. Can you just... I think the video and the pictures would speak better than however I'm going to explain it. We'll provide you the video and we'll show you. Diba? Pumasok ko dun sa kwarto. Nasa likod doon yung isang lalaki, tatlong female LSP personnel po natin yung umabasa. At makikita nyo po na kalmado yung situation. So we can provide you copies of that video in a bit. And she refused during the first time. Why was there a need to leave? The transfer orders that they have. Dahil failure nga po yung ano, hindi man ako tatanggap ng na hindi umubura nung una dahil ayaw kong sumama. So, sumubo ko tayo ulit ng baka this time sumama na. Pero during this second attempt nga po, ando na po yung si BP Sara. At nagkasabi na na siya na yung official na lawyer. So, naging futile din mo yung attempt dyan sa pangalawang pagbasa. So yung pagpasok po ni Ricky Sara sa loob ng school yun, yung room ni Attorney Lopez, pwede po ba yung serious na cited in contempt po si Attorney Lopez? Alam niyo po, hindi mo pwede yun. Actually, that's being the Vice President. We bent over backwards and allowed her to go beyond yung mga house rules limitations natin. So the answer to your question is pinagbigyan mo natin pero sumobra. And it is bawal na yung ginagawa na sinasabi ninyo na beyond yung certain time, beyond actually 5 a.m. dapat beyond 5 o'clock po. Hindi na dapat nakakapasok ang hindi kamag-anak at hindi detainee mismo.
Sir, sorry, for the record, yung pangalawang beses na pinasa yung transfer order, mga oras? Pag-uumaga na po yun, pero konti lang ang diferensya. If I, I can give you yung exacto from our record right now. Siguro mga 12:30. Past midnight. And si Vice President Sarah, actually question, yung validity ng meeting, sir, kasi sinasabi niya, parang wala daw nagpasok ng House of Representatives on Friday. And na-question din po yung timing nung pagbasa ng transfer order na nangyari late at night. Can you explain that also? Well, unang-una, nasa rules naman po namin na allowed po kami na magkaroon ng special session via Zoom. So, yun nga po yung nangyari. So, in fact, pati po yung forum, sinecure po namin, tinignan po namin. Dahil ito po kasing situation is emergency situation, dahil security risk na po ang pinag-uusapan po natin dito. Hindi naman po natin po pwedeng antayin pa na maglunis. Dahil kung maglulunis pa po, baka po may mangyari between na yes, last night until early morning of Monday, medyo delikado na po yun. Kaya po, ito naman po ay concern, hindi lamang po ng isa, dalawang miyembro, kundi marami pong miyembro ang tumawag po sa akin. Kaya po tayo nagpatawag ng special session. Yung timing, sir, ng pag-asa, ng transfer, nag-aaral. Pabalo, okay,